channel na yan. For today's vlog, for today's video, ayan, isi-share ko lang sa inyo yung mga new plants na natin nabili through live sale ni Ma'am Harrison Pinamia. So, ito, meron tayong 9 na bagong succulent kasama ng String of Heart. So, ito sila, ipapakilala natin ang ating mga bagong succulent kasi last nabili ko na talaga ito, promise. So, ito, ito si, ang pangalan nito is si Polaroid Anna. Ayan, napakaganda niya. So, isang next naman natin is si Debbie. Ito si Debbie. Ayan. So, namain lang natin to for 50 pesos. Ayan. So, mura na siya kasi medyo malaki na siya. Hindi na siya yung maliliit, mahirap buhayin. So, ang next naman natin is si Lovely Hybrid. Ito, napakaganda niya kasi meron na rin siyang anak. Ito, ayan. Tapos, saka malaki siya. So, hindi na sabihin kung magkano kasi hindi ko na maalala. So, next natin is si Variegated Prolifica. Ito si Variegated Prolifica. Ayan. Ang ganda-ganda niya. Ang cute-cute niya. Tapos, hanggat na dito maliit. Ayan. So, next naman is si, ito. Ito napakataba. Ayan, sing tabako. Ayan. Si Compactum. Ayan. Tsaka healthy rin yung mga ugat niya. Kaya magandang bumili kayo yung Ma'am Pinangi. So, next naman is ito. Dati nagkaroon na ako nito, si Lila Sina. Kaya lang namatay kasi masyadong maliit yung nabili kong succulent, ganyan lang kaliit. Bali, mahirap palang buhayin pag maliliit sila kasi hindi pa sila totally stable. Yun. So, next naman is si... Ito naman si Mensa. Ayan. Maganda rin siya, ayan. Tsaka meron siya mga little pups dito sa labas niya. Tsaka well-rooted naman siya. So, ayan siya si Mensa. Mensa. So, ito yung pinakamalaking namain. Namain to ni Bessie, tsaka ni Jana. Ayan, nakipag-bidahan at nakipag-gipitan pa sila sa live. Ayan. So, ito. Napakalaki niya. Ayan, singlaki ng dalawa kong kamay. Ayan, pag pinagsama yung size niya. Ito si Fantasia Claire. Ayan, napakaganda. Yung mga sa ilalim niya is medyo may tatanggalin lang tayo kasi sa pagbiyahe siguro to through LBC. Ayan. So, meron din akong in-order na String of Heart. Ito, String of Heart. Medyo 50-50 na yung buhay niya pero susubukan lang siyang buhayin kasi maganda pa, mataba pa yung ugat niya. So, yun yung mga bago kong halaman. So, syempre ngayon, ire-repot natin siya. Bumili rin ako ng mga paso para sakto siya dito. Ayan. So, nabili ko to sa Little Garden sa Shopee. Ayan, for 23 pesos isa. Tsaka maganda na siya. Ganyan lang siya. Tipid sa lupa. Tipid sa lupa tsaka naka-elevate lang dito yung halaman natin. So, simulan na natin mag-repot. Let's go! Start na natin. Ito ang ating loam soil tsaka ito ang ating vermicast. So, ilalagay ko na yung dalawang balot ng vermicast. Medyo may uod na siya. Medyo nakakatapos na siya. Pero hindi pa siya malalaking uod. Ayan, titimplayin lang natin. Tapos, durugin nyo lang. Durugin nyo. Durugin ang durugin. Ayan. Tapos, pagkatapos niyan, haluan nyo na rin ng pumice. Ayan. Huwag masyadong mabato kasi mas marami silang makukuha ng nutrients pag kunti lang yung bato. Hindi kasi siya tulad ng cactus na more on anong bato. Mas gusto nila ang lupa rin. Haluhaluin lang natin. Kasi pag masyado nang mabato, magkaklag na siya. Hello? Ano ba yung klag? Hindi ko rin alam. Ayan. Haluhin nyo lang yung mga buo-buo. Wala dito kasi may mga buo-buo. Ikat-ikat-ikat yung ganyan. Basta yun lang. Halo na kayo ng halo. Yun lang. Kasi ganyan magiging itsura niya. Medyo okay na siyang pink klag. Kung gusto nyo lagyan ng DE, kung may DE kayo, lagyan nyo rin para sa para healthy yung lupa nyo. So, start na rin natin magtanim. So, guys, ayan, start na natin magtanim. Siyempre, first, ito yung paso natin na gagamitin. Lagyan muna natin ng pumice yung ilalim para sa ano. Yung pumice kasi is nakakatulong siya para maalis na yung mga excess moisture tsaka nakakatulong din siya sa aeration at paglaki ng plants natin. So, nilalagyan ko talaga ng pumice lahat ng ilalim. Ayan. Hindi na pantay-pantay itong pumice ko. And pagkatapos natin lagyan lahat ng pumice, next na natin lagyan sila ng lupa. So, half pa lang kasi lalagyan ko sila ng osmocote mamaya. Pagkatapos ng half-half na yan,
nilalagyan ko sila ng Osmocoat, yung fertilizer. Slow release fertilizer siya, yung size na 14-14-14, na para sa succulent and cactus. So, nilalagyan ko lang sila per pot. Hindi ko na siya binibilang kasi madiwara naman siyang bilangin. Pero siguro mga 10 piraso per pot. Yan. Lagay lang ng lagay kasi hindi ko naman nabibilangin. Dadami-dami nila. Pero ang alam ko, ito pa i-buy mga nasa 15. Tsaka kayo nang bahala mag-estimate. Minsan nilalagyan ko rin yan ng Starkel G. Kaya lang ngayon wala ako Starkel G kasi parating pa lang kasi naubos kasi marami tayong dumating na succulent last week. Yes. So, ito yan. Lagyan nyo siya ulit. Diyan niya siya hanggang mapuno naman. Okay, so ilalagyan ko muna lahat. Okay, so guys, ayan, mag-start na tayong mag-repot. So ito na ating ginawa kanina. So guys, ayan, start na tayo, no? So ito, ayan, hindi ko masyadong sneed-seed. So butasan lang natin ng kaunti. Ayan. Tapos ang unahin na natin is si Mensa. Ito si Mensa. So ilagay niyo lang. Tapos medyo ito, kumukay ng pangganto nyo, medyo igan nyo na lang. I-tap nyo lang ng konti, huwag nyo masyadong ilubog kasi may stress agad yung roots niya. Tap-tap lang. Kasi kusa namang kakapit yan sa ugat, pag naging stable na siya, kakapit na pala siya sa lupa yun. So, ganyan lang. Puro ganito lang gagawin natin. Tapos, mamaya lalagyan na lang natin siya ng topping sa gilid niya. Lalagyan natin siya kasi meron tayo dyang akadama. So, lalagyan na dito yung akadama. So, let's go. Mag-repot na tayo ng dire-diretso. So, guys, itong mga malalambot na ganito, tanggalin nyo na to. Mga na, oh, ano to, sa biyahe. Tinatanggal ko to pag mga ganitong sira na. Di na naman to pwedeng i-propagate kasi malambot siya. So, ayan. Healthy siyang itatrim natin. So ayan, apat na lang yung ire-repot natin. Ito nga pa yung pre ko. Medyo 50-50 na rin yung pa-pre ni ma'am, pero bubuhayin natin siya. Ito yung itsura niya. Ito yung itsura niya. Hindi ko alam kung anong plants to. Plant to, kaya lang bubuhayin pa rin natin, okay? So, tuloy na natin. Kasi prolific ang hirap niyang, hindi ko alam kung paano to itanim kasi napaka-pugot naman nung ugat niya. Pero ilulubog na lang natin siya ng konti. Baka sakaling pag nag-mature na siya, yung nag-root na yung mga ugat niya is siya na mismo kumapit sa soil natin. Medyo ipatong lang natin siya. E di pag namatay, edi mag-main tayo ulit. Ayan. So patong lang natin siya kasi kahit naman didiin ko ng itap ko ng itap, kung wala naman siyang ugat na ikakapit, edi wala rin. So yun, tuloy na natin ulit. So guys, ayan, nire-repot na natin yung ating Fantasia Clear na napakalaki. Pero saktong-sakto siya sa ating pot kasi ang pot natin nga, ang binili ko, yung bibig niya is 5 inches, tsaka yung taste niya is 2.5. So, caring-caring yan. Pero pag lumaki pa siya ng sobra, hindi na siya carry. So, bawasan natin yung mga bulok-bulok. May insekto pa. Mamaya, isprayan ko sila ng Ditane para kung ano yung mga insekto na nakakapit sa kanila is maalis. Ayun. So, let's go. Ang hirap na ma-repot nito. So guys, dito natin ilalagay sa hanging plant si String of Heart. Diwara ni Ting Pan, nakakatakot yung galawan niya. Tsaka natin ikot-ikot. Guys, ayan, iikot ko si String of Heart para magladlad siya. Ito, mayroon na rin ikot lang na rito. Lahat pala, pinaputol na to. Hindi ko alam magparami nito, hindi ko alam magpropagate. Kaya hayaan na muna natin siya dito. Ayun o, yung dulo niya, mayroon na ng patubo. Yan, si String of Heart. Maganda to pag marami na, pero ngayon syempre pangit-pangit pa siya. So, let's go. Maglagay na tayo na akadama for toppings. So, guys, ayan. Tapos na tayong mag-repot. Oh my God, nakakapagod siya. Pero napakasaya mag-repot kasi nakakatanggal ng stress. Ayan. So, ngayon, lalagyan naman natin siya ng toppings, which is akadama. Akadama, yun kasi magandang toppings. Tsaka magaan lang siya. Tsaka na-maintain niya rin yung water. Sinisip-sip niya yung iba. Ayan. So, meron tayo akadama dito. Kunti na lang ito akadama. So, ang size ng akadama meron ako is yung 3mg. 3mg ba yun? Oo, 3mg kasi wala akong fine na ubos. So, start na natin lagyan na natin. Sana magkasya itong akadama natin. So, unahin na natin si Polaroid Anna. So,
toppings lang naman to, kaya medyo konti-konti lang. Huwag yun namang, kasi pwedeng mag-clog naman pag sobrang dami yung tinappings. Baka naman hindi na siya bumaba yung tubig. Mag-clog na siya. Medyo pricey rin si Akadama, kaya yung iba, minsan mga sa succulents ko is pumis lang ang toppings ko. Medyo social lang tayo ngayon at medyo medyo may itsura yung mga succulent natin. Napaganda niya, di ba guys? Pag natapos ng repotting, tsaka ano, ng paglalagay ng toppings. So, pag nalagyan lahat yan, yung wow! Oh, ano? Oh my God! Wow! Ganda-ganda niya. Kaya lang, problema ko lang lalagyan. Pero gagawin natin ng paraan. So, lagyan natin lahat para hindi na ako madaldal. Tsaka yung iba, naglalagay ng toppings mga 1 week, ganyan. Diretso toppings lang kasi ako at yung nasanay ko. Pero yung iba, naglalagay ng toppings sa 1 week, ganyan. Pag stable na daw yung roots. Yung labarak dati ang gamit ko, kaya lang. Medyo mabigat siya, medyo hindi... Medyo nai-stress yung ugat pag labarak agad. Kaya medyo advisable pa rin yung pumis tsaka Akadama. Rice lang yung Akadama, pero maganda. Maganda kasi to sa succulents. Maganda ko pa nga po kung fine to, kaya lang wala akong fine. Ito lang yung nabili natin. Ito lang yung meron. Pero kung sa mga gym, no, ito yung maganda. Pero kung sa mga astro, yung maliliit lang, yung fine lang. Tsaka para pag nagdilig ka, ayan, pag nagdilig yung ganun, hindi siya agad magugulo yung lupa niya. Tsaka alam mo kung uhaw na yung plants mo or sobra pa siya sa tubig. Kasi once na itong Akadama, pag binuksan mo yung tubig, is magda-dark brown yan. So pag dark brown pa siya, means basa pa yung lupa niya. Pero once na ganyan na, nag-back to normal na yung color niya, malalaman mo, medyo dry na, kailangan na ng water. Yan si Mensa, medyo nadaganan natin ng toppings yung anak niya. Pero liligtas niya naman yan. Anak niya eh. Doon na natatapos ang ating vlog for today. Don't forget to like and subscribe my channel. So, yun lang. See you next vlog. So, ayan. Ito lahat ng repotnan. So, ang gaganda nila. So, sa mga gustong bumili, ang dami. So, sa mga gustong bumili, ay lalagyan natin link ni Ma'am Pinangi, Harizel. Yes. So, yun lang. Thank you po. And don't forget to like and subscribe my channel. See you. Bye-bye.